Bukod sa iniwan itong pinsala, ilang pamilya rin ang winasak ng bagyong Yolanda. Gaya na lang ng isang ginang na tanging survivor sa kanyang pamilya matapos siyang mamatayan ng asawa at tatlong anak. Hirap mang makapagsimula muli. Nagbibigay pag-asa sa kanya ngayon ang kanyang bagong silang na sanggol. Tunghayan ang kanyang kwento sa report ni Raffy Tima. Sa sitwasyon ni Jeneline Cadiz ngayon, hindi mo mababanag ang hirap na kanyang pinagdaanan dahil sa bagyong Yolanda. Kapapanganak ni Jeneline 4 na araw lang ang nakakaraan, kaya naman buong atensyon niya nakatuon kay baby RG. Si Jeneline lang ang natira sa kanyang buong pamilya matapos rumagasang storm surge sa kanyang tahanan sa San Jose, Palo Leyte. Kwento ng 34 na taong gulang na ina, noong araw na dumating ang Super Typhoon Yolanda, hindi niya ito halos pinansin sa kagustuhang pagandaan ng debut ng kanyang panganay na anak. Nagdilang ng karawan ng araw na iyon. Kaya bagamat malakas na ang hangin, sandali siyang lumabas ng bahay para kumuha ng sahog para sa lulutuing kare-kare. Pagbalik sa kanilang tahanan, mga sigaw na ng tatlong anak ang kanyang narinig. Sisisi po ako kasi mahirap po na wala ng pamilya. Lalo po nakita mo kung paano yung mga anak mo. Iniisip ko bakit, kaya sabi ko hindi pa ako nakasama, natira pa ako. Bukod sa kanilang bahay, tinangay din ang alo ng kanyang mga kapitbahay na kamag-anak rin niya. Kasamang nawala ng tatlong anak ni Jeneline ang kanyang asawa, isang sundalo at miyembro pa ng Scout Ranger. Sumabak at nakaligtas daw ang kanyang asawa sa bakbakan sa Zamboanga City nitong Setyembre. Noong gabi bago dumating ang bagyo, tila nagparamdam umuno ang kanyang mister. Parang galit ako sa kanya eh. Kasi po eh, nakatulong siya sa ibang ibang tao, tapos pagdating sa anak niya, hindi siya nakatulong. Hindi siya nakaligtas. Matapos makita mismo ang pagkawala ng pamilya, isang linggong tulala si Jeneline. Pilit hinahanap ang sinuman sa kanyang pamilya at mga kaanak. Pero bangkay lang ng isa sa mga anak ang kanyang nakita. Kaya pagdating sa Jose Fabella Center sa Mandaluyong, halos hindi raw siya makausap. Ang preference niya yung isolation ba na doon siya sa isang matahimik na lugar lang. Pero ng mga anak, tila nakahanap daw ng bagong pag-asa si Jeneline. Parang na ako na, mas basan ako. Opo, magpapano, magkaroon ako ng pag-asa. Nagsisimula. Inaasikaso na raw niya mga dokumento ng sundalong asawa. Wala na raw siyang balak pang bumalik sa Leyte at dito na lang sa Maynila maninirahan. Tiyak umanong mahirap ang unang Pasko na wala ang pamilya. Pero tulad ng batang si Jesus, magsisilbi niyang ilaw si baby RG para matapang na harapin ang kinabukasan. Pinagugutan ko ng lakas anak ko po eh. Yun kailangan ko ng kasi inisip ko nung pag maghinahanap ko ng loob, wala sino makasikaso po sa kanya. Wala, di ba? Mas nakakaawa siya. Raffy Tima, GMA News.